Dumarating sa buhay ng tao ang panahong siya ay nadadapa at nalulugmok sa kahirapan. Minsan, ang pagkakasadlak na iyon ay nagiiwan ng sugat na matagal maghilom at nagdudulot ng sakit sa buong pagkatao. Nangyayari rin ito kahit sa mga taong hinahangaan natin, katulad ni Marvin Agustin o Marvin J. Cuyugan sa Tunay na Buhay. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Kaya naman inimbitahan ko ang lahat ng kakilala ko para makipagsaya sa akin. Yan ang mami ko, si Teresa Cuyugan. Asikaso, malambing, may kaingayan ng konti pero masarap magluto yan. Katunayan, business namin ang ginagawa niyang tocino at tapa. Specialty niya yun eh. Yan ang mga ate ko, sina Ate Cheng at Ate May. Kahit madalas ko silang inaalaska, alam kong mahal nila ako. Regalo mo, no? Basta ikaw, buksan mo na. Yan si Danilo Cuyugan, daddy ko. Hindi naman nakakapagtaka kung kanino ako nagmana ng kagwapuhan, di ba? Siya ang madalas kong kakampi sa bahay. Sige na, buksan mo na. Sige, buksan mo, Jay. Oo, saan mo dadalhin yan? Oh, ano yan? Kaya mo yan, lupa! Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako kapag binigre-regalo sa akin. Hindi naman mahalaga kung maliit o malaki, basta nakabalot. Kahit nga hulin eh, natutuwa na ako. Happy birthday to you! No! Wish! Happy birthday! Ito na talaga ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Masaya kaming lahat, buo ang pamilya. Pero hindi naman laging ganito eh. Hindi laging masaya ang lahat. Nangkaling ka na naman sa babae mo, no? Umamin ka na! Huwag kang masyadong maingay. Baka marinig ka ng mga anak mo. Bakit na tayo aalis? Ayaw yung mga lang. Nanamba, babae ka! Eto, babae! Hoy! Sandali! Ayaw ka nga rito! May mga problema at pagtatalo din paminsan-minsan. Pilo kasi si Daddy. Machiks. Ganyan lang sila lagi. Away-bati. Kapag umalis si Daddy, ahabol-habol naman si Mami. Tunayan, maaga nang tinatapos ang lahat ng mga gawain niya sa bahay. Pagkatapos na kami ang sigasuhin, umaalis siya tuwing gabi. Beng! Ayo, hinanda ko na lahat. Ikaw nang ba? Sama ako. Patid mo dumi. May lakad lang ako. Pupunta ako sa dalhin. Danilo!
nararawa niyo na po. Pabalikin niyo po sa amin ang asawa ko. Maawa na po kayo. Kahit ano gagawin ko po, mabuo lang muli ang pamilya namin. Hindi ko na po siya aawahin. Maawa ka na, ina. Ilayo niyo siya sa tukso. Ilayo niyo po siya sa mga babae niya. Parang awa niyo na po. Yun lang ang gusto ng mami ko. Isang buong pamilya. Pareho kami. Kaya lagi ako nakikiyak tuwing umiiyak siya. Anak, yung boses mo kailangan talagang may sakit, ha? Galingan mo, ha? Hello? Daddy? Kailan po kayo uwi? May sakit po ako, eh. Sama-sama po ng pakiramdam ko. Si Mami po wala. Nagbenta po siya ng tosino. Sige na po, Daddy. Uwi na po kayo, ha. Padala niyo po ako ng pasalubong, ha. Oh, siya. Susubukan ko makauwi mamaya. Sige na, anak. May gagawin pa ako dito. Talaga po, Daddy. Sige po. Siguro ngayon, alam niyo na kung sino nagturo sa akin umarte. Ang mami ko. Madalas, umuubra yung aktingan namin ni Mami. Pero ngayon, mukhang hindi na. Ilang linggo na kasi hindi umuwi si Daddy. Sungit si Mami. Tambak na kasi yung mga problema. Paano kaya mapalamig ang ulo niya? Good morning, po, sister. Good morning, Para saan naman yan? Wala lang. Para po lumamig yung ulo nyo. Nagsusungit po kasi kayo nitong mga nakaraang araw, eh. Tsaka puro aral lumakas yung dasal nyo. Ang ganda. Halika nga rito. Salamat, ha? Sanggalin. Akala ko, lusot na ako. Kung hindi lang nag-inventory yung madre, hindi ako mabubuko. Wala namang masamang magbigay ng regalo, di ba? Hindi namang masamang magpasaya ng tao. Jay? Anak, bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala po ito. Naglaro lang po kami sa school. Naglaro sa school? Iengkang... Mrs., dito po ba nakatira si Danilo Cuyugan? Oo, dito po. Bakit po? May nangyari po ba sa asawa ko? Puntahan nyo na lang ho sa Station 3 sa Muntinlupa. Doon ho siya nakakulong. Nakakulong? Mami, ano po nangyari kay Daddy? Ba't po siya nakakulong? Mm-hmm.
problema ang daddy dahil na din sa sarili niyang mga kalokohan. Ang babae niya ang nagpahamak sa kanya. Halo-halo ang naramdaman namin. Natakot kami. Nalungkot. Nagalit. Gulo-gulo. Isa lang yata ang masaya sa pangyayaring to. Ang mami. Bakit naman hindi siya matutuwa? Sa wakas, dininig na ang dasal niya. Hindi na makapambababae ang daddy. Hindi nawala ng pag-asa ang pamilya ni Marvin na makalaya ang kanilang ama. Kaya habang dinidinig ang kaso ni Danilo, lahat naman ay ginawa nila para matulungan ito. Naibenta ni Mami halos lahat ng gamit dito sa bahay, pambayad lang dun sa abogado. Kailangan talaga siguro natin gumawa ng paraan bago pa lahat ng gamit dito maubos. Maghahanap na ako ng trabaho. Ate, ako din. Ako din, ako din. Ano? Ikaw, anong gagawin mo? Ha? Jay, bata ka pa. Dito ka lang sa bahay. Eh, anong gagawin ko dito? Eh, di tulungan mo na lang si Nanay sa pagbebenta ng mga tosino niya. Doon ka naman magaling, di ba? Ganito ah. Habang wala si Daddy, tulong-tulong tayo. Walang iwanan. Oras na isa sa atin sumuway, babatukan ng dalawa. O sige, eh kailangan pa ba talaga yun? Eh, lugi ako sa inyo, lalaki ng kamay niyo eh. Kailangan yun para yung isang sumuway matauhan. Okay? Sige. Okay na nga. O paano? Walang iwanan? Oo naman. Pangako. Pangako. Pangako? Pangako. Pangako. All for one? One for all! Ba't diba? Para sa amin, hindi. Mahalaga kasi sa amin to. Para kina mami at daddy. At sa pamilyang ito. Wag! Manong, wag! Manong, ibalik mo na, Manong! Para mo nang awa, ibalik mo! Kuryente namin, Manong! Misis, makukuryente tayo pareho dito. Ibalik mo! Paano tayo makukuryente? Pinuputol mo! Sige na, magbabayad ako bukas! Bukas mo, magbabayad ako sa opisina nyo! Sige na, ho! Para nyo nang awa, ibalik ninyo kasi matatagal na naman ho yan bago maibalik eh! Tosino! Sandali lang po, bibigyan ko kayo ng tosino ko! Sandali lang, Manong! Sandali! Alam niyo, masarap ang tosino ko! Eto, dalawang kilo, bibigyan ko kayo! Tatlo! Misis, ang gawin niyo lang po, pumunta na lang po kayo sa opisina, doon kayo magbayad ng dapat yung bayaran. Pasensya na po tayo kasi ginagawa lang po namin ang dapat namin gawin dito. Pasensya na po talaga, Misis. Hindi pwede po! Napag-utawasan na po kami. Manong! Manong, sandali lang, Manong! Apat na kilo, Manong! Mami! Namatay po yung ventilador! Brownout po ba? Hindi brownout! Pinutulan tayo ng kuryente! Wala tayong pambayad! Deposito po. Anong deposito? Eh, pinagpupulit mo lang yun dyan eh. Eh, ba't naman kita kailangan bayaran? Hoy, nabilin sa akin ng mga kaibigan ko na kunin yung mga deposito niyan. Eh, anin ko naman mga barya-barya lang yan eh. Tsaka mayaman yata ako. Subong kita sa principal eh. Hoy, yan. Galit ka pa yata eh. Bakit? Ayaw mo? Sige. Mapilit ka eh. Kanya-kanyang sikap lang yan. Mahirap ka na nga. Hahayaan mong pang tapak-tapakan ka. Dumiskarte ka. Sakay sa akin, Taya! Taya! 10 piso lang isang Taya! O, pwede nyo naman panalunan itong isang bag ng grocery. Napuno-puno na masarap na dilata. Taya, Taya muna kayo dyan. Taya, Taya lang. Mas maraming Taya. Mas maraming pagkakataon na manalo, di ba? Taya, Taya lang. Kayo, Kuya.
maganda mo? Hindi po. Ito po, may mga damit to. Mamili po kayo dyan. Marami po yan. Galing mo po. May iwan ko muna po kayo, ate, ha? Bawat umagang gumigising kaming wala si Daddy. Isa-isa nang nauubos yung mga gamit sa bahay. Kung hindi kami gagawa ng paraan, baka magising na lang kami sa gilid ng kalye. Sabi ng mami mo, magbabayad siya ngayon! Sandali lang po, ah. Ito po ba pwede na? 2,000 utang ng mami mo! Wala po talaga eh. Pasensya na po kayo. Pero wag po kayo mag-alala kasi padating na naman po yung kapatid ko si Jay. Nasa kanya po kasi yung pera na pambabayad sa inyo. Kung talaga po hindi na kayo makakapag-antay, padadala na lang po namin sa bahay niyo. Siguraduhin mo yan! Kailangan mo ng pera ngayon! Ilang beses na naudlot ang pagbabayad ng mami mo! Kung hindi niyo ipapadala ang pera, mamaya ipapabarangay ko ang mami mo! Sarado mo yan! Dalian mo! Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na eh. Pinagsabihan ko yung kapatid mo. Sinabihan ko yung si Jane na pumalik siya kaagad. Uwi siya kaagad dito sa bahay dahil kailangan yung perang masisingin nito sa pinagbentahan na tusino. Wala tayong hapunan. Sabi niya, siya rin ang bibili. Oh, itong bayad ko. Eh, salamat po. Eh, pasensya na po kayo. Ginabi na po ako, ha. Basta ikaw, pag nagbenta ka ng dress chicken, ubus agad. Bata ka pa lang, galing mo ng businessman. Mana ka sa mami mo. Salamat naman po. Eh, pasensya na rin po kayo. Naubusan na po kayo ng tinda kong tosino. Okay lang yon. I-order mo akong 2 kilo. Kahit dalin mo bukas dito. Sa nga pala, kumain ka muna spaghetti sa loob. Oh? Oh, padispedida na ang kapatid ko. Ah, umakakaya naman po. Sandali. Sandali lang. Sige, bilisan niyo po, ha. Kapag sinaswerte ka nga naman, oh, matutuwa si na mami. Spaghetti ang magiging hapunan namin. Ay, naku nga, kaya naman po. Sige, pumangon na po ako, ha. Mami! Ipasalubong ako sa inyo, mami! Mami! Ano ka ba na ng bata? Ano ka ba? Wala kang simpi! Wala kang simpi! Wala kang simpi, bata! Ako wala kang simpi! Inutuwan lang kita! Sino? Eh, hatid ka na po kinahaling, Esther. At ito naman po yung kinita ko sa pagbebenta ng mga paputok at damit. Iyon po yung dahilan kung bakit wala po ako buong araw. Matagtag po sana sa pambayad ng kuryente natin. Sorry po kanina. Natapo ko po yung spaghetti. Pagkatapos ng gabing yun, nabawasan na ang pagsusungit ni Mami. Tansya ko, natakot lang yun dahil sa nangyari sa Daddy kaya nagsusungit. Takot siya na maging mag-isa na lang. Hindi naman siya dapat matakot eh. Nandito pa kami lahat eh. At hindi pa tapos ang kaso ni Daddy. The accused, Danilo po ng bayan, Cuyugan, has been proven guilty beyond reasonable doubt, and is sentenced to serve 18 years in prison. And so ordered. Hindi!
Gabi na po ah. Gising pa po kayo. Mami, bukas niyo na po pagpatuloy yan. Tulog na po kayo. Mami, pagpabukas niyo na po yan. Sige na po. Tutulungan po po namin kayo nila ate. Hindi niyo na po kailangan pagurin sarili niyo. Hindi ako pagod! Hindi ako pagod. Hindi ako pwedeng tumigil. Pag tumigil ako, wala tayong kakainin. Wala tayong pambayad sa kuryente, wala tayong pambayad sa ilaw, wala tayong pambayad sa matrikula. Hindi ako pwedeng mapagod. Hindi ako kailangan mapagod. Mami. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Totoo na ito. Totoo na ito. Wala. Wala na tayong ibang maaasahan. Wala na ang daddy ninyo. Pag hindi ako kumilos, walang mangyayari sa pamilyang ito. Kaya hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng tumigil, hindi ako pwedeng mapagod. Kahit wala po si Daddy, nandito naman po ako. Si Ate Cheng, tsaka si Ate May. Pangako, hindi po namin kayo pababayaan. Tutulungan pa po namin kayo. Hindi na po kailangan pagurin ang sarili niyo. Dito na nagtapos ang pag-asa kong mabubuo pa ang pamilya namin. Dahil sa pangyayari, kinailangan ng magtrabaho ni Marvin upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa murang edad na 16, napasabak na siya sa iba't ibang uri ng trabaho. Hindi ako mapili sa trabaho. Kahit anong mapagkakitaan na kaya ko, pinapasok ko. Tama si Mami, wala nang oras para mapagod. Bin, may opening doon sa TS bukas. Punta tayo. Sige ba? Sige. Pare, pausap naman oh. Ikaw na muna magbantay ngayon kasi may racket ako sa apatid ko eh. Sige ba, basta huwag mong kalimutan bukas ha. Sige, salamat ha. Kaya pagkatapos ko sa isang trabaho, lipat agad sa kabila. Okay. Ayan, sa susunod ha, pagka naubos ha. Oh, sige, sige, sige. To sino? Si Mami, hindi rin tumitigil. Ayaw magpatalo kahit nagkakaedad na. Lagari pa rin. Tosino kayo, tapa! Gusto mo ng tosino? Mura lang! Pambaho ng mga bata! Tosino! Tosino! Kumadre! Huli na mo tong tosino ko! Oh, may natira pa talaga inanda ko para sa'yo! Oo, alika! May ano ba yung dala mo? Aba, hindi lang yan! Meron pa akong tindang mga panty, bra, at saka blouse! Pwede ko siya, hindi ka na talaga, ano? Tosino, alika! Tingnan ninyo to! Meron akong tinda! Tosino mo! Yan pa rin yung dati in-order mo na. Alam mo itong bra ko, kahit na lawlaw na, tumatayo pa rin. Pagka binili ninyo, may mga blouse pa, pati mga panty, bikini. Hindi makikita yung bilbil kasi mahigpit. So sino kayo dyan? Tapa! Sa buhay, natutunan ko, kapag pagod ka, magpahinga ka lang. Kapag sumasakit naman ang likod mo, humiga ka sandali, wala na. Kapag inaanto ka naman, matulog ka. Tapos trabaho ulit. Mga maaarte lang nagre-reklamong mahirap ang buhay.
to, no? Ito lang eh. O sige, magsasara lang ako doon sa benta kay Moy, ha? Sige. Miss ka na, ha? Punasan mo yung powers mo. Gusto mo, ito pasuot ko pa uwi. Loko. Kahit sa pagtulog, hindi pa rin nagpapatalog, mami ko. Next! Underage ka. Ah, hindi ho. Pwede. Meron na akong consent kahit sa mami ko. Kompleto mga requirements. Hindi pwede! Ka. Next! Sir, saka sandali lang ho. Ang haba-haba ho ng pinila ko rito. Sir, kailangan ko ho itong trabahong to. Seryoso ho ako, pag hindi niyo ako tinanggap dito, ba ako nang mangyari sa akin? Ba mapasama ako pa sa mga rugby boys? Sige, kayo rin. Mawala ako sa sarili ko, tapos makapatay ako, tapos hindi ko alam kung ano magagawa ko. Konsensya niyo na ho yan. Upo ka. Kaya mo ba sumayaw? Oo. Enjoy your dinner, ma'am, sir. Paparay ko nito. Wala ko na order. Hello, good evening po, ma'am. Anong masarap dito? For appetizer, I suggest you try chicken quesadillas. For main course naman ho, maybe fajitas or grilled spare ribs. Okay, dalawang ano na lang. Quesadillas. Okay. Margarita, o baka gusto nyo? Walang mahirap na trabaho kung sama-sama kayo. Parang walis ting-ting. Hindi kayang walisin na isang ting-ting lang ang madaming dumi sa paligid. Kaya kami mga kakapatid. Parang isang big kiss ng walis ting-ting. Tulong-tulong. Mami, mahal namin ang isa't isa. Magulo pa lang ang sitwasyon ngayon, pero paninindigan naman daw niya ako eh. Aayusin niyang lahat, magsama lang kami. Mahirap maintindihin yon. Ate, tama na. Mapag-uusapan naman natin ito ng maayos eh. Dahil lang ba sa buntis ka, kailangan magsama na kayo? Ha? Anong klaseng katwiran yan, ha, Joy? Hindi ba matalino ka? Kailangan bang yung isa mong pagkakamali, dagdagan mo ng isa pang pagkakamali? Isipin mo naman ang magiging kinabukasan na magiging anak mo! Yun ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw niyo ako umalis, ha? O natatakot ka lang na mawalan ka ng makakatulong sa mga gastos dito sa bahay? Ah! Ma? Kung ayaw niyong tanggapin ang desisyon ko, bahala kayo! Paninindigan ko itong ginawa ko. Ate! Akala ko ba walang iwanan? Alam mo, nung mga bata pa kayo, madalas kayong sumama sa daddy ninyong mamasyal. Pumunta kayo sa park, sa karnabal. Kaya lang ako, madalas ako maiwan eh. Kasi hindi naman ako talaga mahilig lumabas. At saka isa pa, ang dami kong gawain sa bahay.
si Cheng. Gusto niya maiiwan din siya. Ayaw niya sumama. Sabi ko sa kanya, anak, sumama ka na. Kasi, pagbalik mo, andito pa rin ako, naghihintay sa'yo. Kaya makita ng ganun si Mami. Di bali pala sa kanya mawala ng asawa. Maglang anak. Hello, good afternoon, ha? I'm Marvin. I'll be your waiter for today, sir. Hi. Pwede bang pakikuha nung kami ng picture? Nagse-celebrate kami ngayon. Graduation ng anak ko. Congratulations. Thank you. Saan po tayo, Pat? Order ka. Sige, order lang order. Ma? Sama ka? Saan? Kay Daddy. Ano namang gagawin ko doon? Mas marami akong magagawa dito sa bahay. Ikaw na lang. Kumpleto ka ba dyan? Oo naman. Sige na. Lumakad ka na. Sige po. Jay? Naiwan mo yung dadalhin mo. Ha? Ha? Wala lang. Babay po. Titinda siya ng kung ano-ano. May nabalik pa siya kung dadalaw siya. Hindi ko naman siya masisisi hanggang ngayon eh. Naiintindihan kong galit niya. Eh, yung mga ate mo, baka masyado niyong pinapagod mga sarili niya sa trabaho? Hindi po, Dad. Mabuti po sa mga trabaho nila. Eh, binabantayan ko po sila tulad ng lagi niyong bilin sa akin. Pasensya na. Pasensya na kung kayong pumapasa ng responsibilidad na dapat akong gumagawa. Dad, hindi niyo po kailangan humingi ng tamad sa akin. Mabuti niyo pong gawin. Nagahan niyo ang sarili niyo. Sa oras, ano ko yung magpapaguto. Saka nagpapakabait ka. Alay mo, maalang araw, bigla ka ng parol. Kasama-sama tayo.
Ayaw na maraming cheche-preche. Basta bigyan mo aming 3 beer, 2 cheese stick, at 5 chicken barbecue. Dalihan mo ah. Unahin mo na muna to. Yeah. Saan na lang kami order uli? Yung order nyo, 3 beer. Huwag na, huwag na. Basta yun na yung order namin. Bilisan mo. Upat-upat nga ito. Bisa ko bilis. Pare, ang tapos ito pa. Saan tayo? Pare, may alam akong bar. Kaganda ng bebot. Panalo. Sa babae ito, mga pagkakatiwalaan itong tao na eh. Ma! Tulungan ko na po kayo. Naku, tamang-tama po ang dating niyo at nakapagluto na ako. Ipaghahain ko po kayo para makakain na kayo. Sandali lang po, ah. Kamusta naman po ang lakad niyo? Ma! 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 Arvin, si Mr. Postor sa table 6? Yung mga mukhang alimaw? Ay, lumalis, hindi nagpapayad! Ha? Hoy! Hoy! Magbayad kayo! Hoy! Hoy! Marvin, huwag mo naintindihin yun. 2,000 lang naman yun. Kikitain mo pa rin naman yung bukas eh. 2,000 lang yun sa'yo. Pero sa akin, higit pa yung halaga nun. Hindi lang naman ako nagtatrabaho para sa sarili ko eh. Hindi para sa pamilya ko rin. Bawat kinikita namin, importante yun. Para masigurado hindi na kami mabubutulan ng kuryente. Hindi na mauhutang, hindi na maugutom. Sabihin, 2,000 lang yun dahil mahalaga yun sa akin. Ma, kainin mo na to. Kagabi, hindi ka na kumain eh. Hindi man lang taginalaw, oh. Ma, ano ba? Sumubo ka naman, oh, kahit konti lang. Madali na, ma. Huwag na matigas ang ulo, oh. May! May, pabukas ka ng pinto. May tao! Ito na! Oh. Ate? Ate! Ma, si ate! Pagdesisyonan namin pareho na kailangan muna naming ayusin ang mga problema namin bago kami magsimula ng sarili naming pamilya. Alam mo, Mami, tama ka eh. Hindi naman talaga dahilan itong dinadala ko para lang magsama kami. Sorry ah. Ay nako, ate. Walang araw na hindi kahinintay niyang si Mami. Siyempre naman. Sino ba namang ina ang hindi nag-alala sa anak nila? Jay! Halika, sumali ka muna rito. Magkwento ka naman kamusta na Tiyas. Mamaya ka na mag-ige. Balik ka na. Pupuno pa ako ng drum eh. Sorry naman ako gawin to mag-isa. Ganun lang ba kadali yun? Aalis siya, iiwanan kami, tapos babalik na parang walang nangyari. Ang ganda, bagay na bagay. Siyempre bagay naman. Sa'yo. Ganda, Mami, no? Mm-mm. Kulay, bagay sa color mo. Oo nga. Yan. Jay! Jelly, kakain tayo! Hindi, wag na. Busog ako eh. Okay, dahan-dahan, anak. Baka kumatalis. Mami, May, ano ba ito? Kailangan pagtasok ko naman sa ako. Basta, konti na lang, konti na lang. Ayan, dyan. One, two, three! Surprise! Wow! Ano? Mami! Thank you. Baby, kompleto na lahat ng gamit.
lumabas ka na, baby. Oo nga, labas ka na, baby, para makita mo na lahat to. Wow! Thank you. Nag-abala pala talaga kayo. Thank you, thank you, thank you. Fruits for the baby. Mami naman, itataba na akong sobra nito. Hindi na ako mayiging beauty. Hindi bale, pakapanganak mo, di sabay tayo mag-gym. Bakit? Man, sakit! Ah! Naku! Manganganak ka na! Manganganak ka na! Sila. Ah! May! May! Sandali lang! May! Manganganak na ate mo! May! Tawawa ka muna tatawag! Ito! Manganganak na ate mo! Dali ako! Bilis! Jay, sandali. Mag-usap muna tayo. May pasok kasi ako. Dumaan lang ako. Jay! Jay! Mami! Jay? Bakit? Si Jay, ayaw pa rin niya akong kausapin eh. Hindi pa rin niya nakakalimutan yung ginawa kong pag-iwan sa inyo. Magalit si Jay. Hindi niya ako kinakausap simula nung dumating ako. Lagi niya akong iniiwasan. Alam mo, ayaw sana niyang ipasabi to sa'yo. Pero, si Jay ang bumibili ng lahat ng mga prutas na binibigay namin sa'yo. Hindi lang yun. Si Jayden ang namili ng lahat ng mga gamit at laruan ng anak mo. At saka, si Jayden ang nagbabayad ng lahat ng gastusin mo dito sa hospital. Kaya anak, hindi totoong galit sa'yo si Jay. Mahal ka niya. Mahal na mahal ka ni Jay. Wala pa ang totoo mong daddy, kaya si Daddy Jay muna ang daddy mo, ha? Pangako ko sa'yo, lalaki ka sa isang kompletong pamilya. Hindi papayag ang Daddy Jay na lumaki ka nang walang daddy. Karanasan ko kasi yun eh. Mahirap. Kaya hindi ko paparana sa iyo. Sige na. Baka makita si Daddy Jay ni Ate Cheng eh.
Siguro may pag-asa pa ng mabuuang pamilya namin. Si Daddy na nga lang ang kulang eh. Kasabay ng pagdating ni Tap-Tap sa buhay nila ay ang pagkakataong hindi nila inaasahan. Yeah. Ay, dito, dito. Apo. Jay? Mami, May! Si Jay, nasa sanlinggo na po sila. Bilis! Ayun lang sa TV si Jay. Oli ka! Baby, si Tito Jay. Nasa TV. Salamat po, Mr. Santos, Mr. Gramaticot. Kami huwing kinuha niyong bar host ngayong araw na to. Sana kunin niyo pa rin kami ulit. Siyempre naman, ang galing mo nga sumayo kanina eh. Daig mo pa yung mga dancers namin. Maraming salamat, pero ngayon lang okay na ba nang ganito sa buong buhay ko? Ayaw mo ba talaga mag-artista? Pwede ka naman eh. May itsura ka. Magaling ka pang magsayaw. Eh, wala akong kasiguraduhan yung pag-artista eh. Kailangan ko yung stable na trabaho. Wala naman masama kung susubukan mo lang eh. Hindi mo naman kailangan bitiwan agad yung trabaho mo. Magpa-screen test ka lang, wala naman mawawala sa'yo. Unang napansin ang pagganap ni Marvin sa isang youth-oriented show, ang gimmick ng ABS-CBN. Napansin din ang husay niya sa drama nang mabigyan siya ng mabibigat na papel sa Esperanza at sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Basa! Tapos na oras ng dalaw! Wala nang darating! Wala naman akong iniintay. Pare, sisinuling ka pa ba naman eh? Pare-pareho lang tayo naghihintay na madala ng mga pamilya natin dito. Katagal na rin kasi ako hindi nadadalaw eh. Nabalas na siguro sa mga trabaho nila. May bago na rin kasing membro ng pamilya, kaya mas lalo silang abala. Pare, bakit? Anak ko yun. Sino, pare? Yung anak mo artista. Yan? Anak ko to. Anak ko yun. Yan! Anak mo yan, pare? Anak ko to! Pare, anak ko! Ba? Kahit na anak mo, pare, ah. Artista na yung anak ko! Mas makabubuti siguro kung huwag ka munang dadalaw dito. Nakakahiyang malaman ng ibang tao na nakakulong ang ama mo. Artista ka na, Jay. Dad, di ko naman kayo kinakahiya, ah. Ayoko lang masira lahat ang pinaghihirapan mo dahil sa akin. Yun ba talaga dahilan? O ayun ilang marinig ang sasabihin ng ibang tao? Na kaya ako inilahan tumigil ng pag-aaral at magtrabaho kahit bata pa dahil nakakulong kayo. Dahil naging pabaya kayo. Yun ba yung dahilan? Yun lang ba? Oo, dahil masakit. Kahit totoo, masakit. Bawat araw ang kulong na ito nagpapaalala sa akin sa lahat ng sinabi mo. Walang araw na hindi ko naiisip yan. Isa lang pinagsisisihan ko sa buhay ko. At yun ay nasira ako sa inyo. Ang pagiging ama sa paningin niyo. Sa pagkakataong ito, gusto ko makagawa ng tama para sa iyo. Ayokong ako pa ang dahilan sa pagbagsak mo sa buhay. Sa kabila ng mga pangakong di natupad. Dahil alam ko ang hirap nararamdaman ng isang taong
nagpursige para sa pamilya niya. Pero hindi natupad. Nabigo. At alam ko yun. Nararanasan ko yun. Alam ko kung gaano kahirap. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng pride. At kaya hindi ko kayo magagawang ikaya. Hindi kayo magiging pabigat sa akin dahil ama ko kayo. At kahit ano pa sabihin ng ibang tao, at mahal ko kayo. Ang amang pinag-uusapan, ang amang inyong maririnig, ang ama ni Marvin Agustin. Ang ginawa ni Marvin talaga hindi niya ako dinaya. Mahirap nang ipaliwanag yung kasiyahan na nararamdaman ko. Hindi niya ako dinidinay. Isang malaking karangalan sa akin. Ngayon, na-realize ko lahat ang mali ko. Na hindi pa naman siguro huli ang lahat para magkasama-sama kami ulit, lalo na sa paglaya. Dad. Dad, I love you very much. Dad, alam mo naman kung gaano kita kamahal eh. Alam ko lahat ng families dumadaan sa trials. Ito hindi ko tinignan itong problema natin as pampabigat. Itong problem na to, tingin ko dito, ito na yung naging preparation sa akin eh, para tumatag ako ngayon. Matutulog na yan si Apo. Pagod na si Lola. Bait yan. Ma? Mahal mo ba ang daddy? Dito tayo, Apo. Presko rito. Sinong love ng Lola? Si Tap Tap! Mahal pa nga niya ang Daddy. Kasi sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan namin mga pagsubok sa buhay, nandiyan pa rin siya. Ang bawat almusal na inihanda niya tuwing umaga, ang bawat tosino na ibinibenta niya, at kahit ang mga pangaral at palo niya sa amin ay nagsasabing, oo nga. Mahal pa niya ang Daddy. Naghihintay ako sa araw na makalabas siya at makumpleto ulit ang pamilya namin. Sa buhay ko, ang mami ko. Tulad na nangyari kay Marvin, hindi natatapos ang buhay sa pagkakataba. Ito ay nagsisimula sa muli nating pagbangon at sa aral na ating natutunan. Hindi nawawala ang pilat sa ating mga sugat, subalit naiibsan ang sakit na ito kapag tayo'y natutong tumanggap at magpatawad. Sana'y matutunan rin natin na may mas mahalaga sa anumang tagumpay at kasaganahang na ibibigay natin sa ating pamilya. Ito ay ang bawat oras, atensyon at pagmamahal na naibabahagi natin sa kanila.
Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, kapamilya.